dulong ay papunta na pala kami sa ano, ano sa ayun pangalan tita? Diyan na kami, papunta na kami ng B-Square Mall Alto Mama. May program kami mag celebrate kami ng buwan ng wika. Ayan. Hi driver. Hi. Ayan. Siya ang maghahatid sa amin. At brother, ayun, what, yung pangaking anak. Ayan. Ba't alam nga na, Bichoy? Ano? Iiyak ka na? Para ka nang si ano? Para ka nang si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu nagbahag.
Panalo yan. Panalo number one yan. Ako ka ba yung apo? Ako on. Di ba may ita? Ang si Zoro ang dating. Oh my God. Yung mga usher na mag-asikason ng pagpapapila ng mga bata, maaari po bang paki-asikaso na sila? At nagtatanungan na po ang mga Pilipino ngayon na nandito sa McDonald's area. Atin pong ginaganap sa kasalukuyan ang pagbuwan ng wika sa panahon na 2024. Hirap tuloy ng loko dito. Ang ating tema sa buwan ng wika na ito ay Pilipino Wika Mapagpalaya. Mga bata, naiintindihan niyo ba ako? Kasi ko, your English is different. Okay? Bakit mapagpalaya ang wikang Pilipino? Para sa akin, ako ay nagsaliksik. Napakadaming ibig sabihin nito. Una-una, dahil sa wikang Pilipino, nakakapagpahayag tayo ng ating sariling damdamin. Ang inay ng audience, mga Azon. Handa na ba kayo, mga Pilipino? Handa na! O, tahimik na, ha? Pagka nag-inay, bawal kami yun eh. Okay, mapagpalaya buong mundo ang ating kultura, sining, pag-uugali, sa kabuuan ang turismo ng buong Pilipinas. Dito sa Qatar ay yung mga Pilipino, dapat nating tandaan, hindi natin dapat kalimutan mga kabataan na tayo ay dugong Pinoy. May dugong Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya dapat alam natin ang kahulugan ng mga kasuotan natin na yan. Yan ay nagpapalaya, isang paraan ng pagpapalaya, paghahayag ng damdamin anong klase tayong mga Pilipino sa suot natin yan. Children! Pangalan po, pangalan po ay kakapitong ngayon upang mapuri at mamalik sa inyong kapangyarihan. Salamat po sa pagtitipot dito upang ipagdiwang ang buwan ng wika. Nawa ay lagi namin isa puso at isa isip. Ang tunay na pwede ang wikang pangbasa. Dahil kami ang wika ng magpapaisang malamang Pilipino, bendisyon na kami at ang bang isa sa amin. Upang mas lalo namin pahalagaan. Ang wikang sa gabi. Pangalagay pangyayin po namin na kami ay bilang isang sandata ng kalayaan at pagkakaisa.
ang wikang Filipino ay nagsisilbing tulay sa pag-unlad at pagkakaunawaan ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga kabataang naririto ngayon. Sa wika, naipapahayag natin ang ating mga pangarap, mga alhikain, at pagmamahal sa ating inang bayan. Ngayong araw na ito, tayo ay magsasama-sama hindi lamang upang magdiwang, kundi upang ipakita sa lahat ang pagpapahalaga sa ating kultura at sa ating tradisyon. Ang ating programa ngayong araw na ito ay magsisimula sa pagpapakilala ng ating mga hurado sa mga gaganaping panimpala. Tatlong taong nagturo ng lengguwaheng Ingles at Pilipino sa Philippine School of Doha at kasalukuyang tagapamahala ng aklatan sa isang paaralang international dito sa Qatar. Atin pong salubungin ng palakpakan si Miss Oglibini Mary Jane Dagos. Oglibini Mary Jane Dagos, nandiyan ka po ba? Sa likod. Nasa likod. Pumila na tayo. Atin po tayo. Doon po tayo susunod sa musika. Ayan na. Ating iwagating watawan kung mayroon po tayo. Una po ang mga kinder. Ayan. Guide mo dito. Kinder. Sunod na po sa pila. Pila-pila lang po, mga bata. Una po ang mga kinder. Susunod ang unang bayita, ikalawa. Sige po. Ayun na na mga kabataan. Sumunod po tayo. Yan po, iikot po tayo sa buong kabuuan ng Maltumamawon. Our hands lifted. Sunod lang po. Sumunod na po tayo sa pila, mga kabataan. What grade is it now? I think... Si Mama Asun. Ito po kasi Mama Asun. Kasi nakaparada pa. Sandali lamang ating inihahanda ang musika ninyo.